Hello everyone, magandang araw sa ating lahat. Ngayon naman, ang inyong mapapakinggang istorya ay ang pinamagatang Valentine's Day. Inhale, exhale, inhale, exhale. Kaba, matinding ka ba ang aking nararamdaman sa sandaling ito? Marahil hindi lang ako sanay sa mga ganitong eksena ng buhay ko o sadyang kinikilabutan pa rin ako sa pagkakataong hindi ko inaasahan na may taong magyayaya sa akin ng Valentine's Day. Parang ang hirap paniwalaan. Nilulumot ang lahat bago ko naranasan ang ganitong hustisya ng pag-ibig. Well, for all you know, 26 pa lang naman ako. Pero ako kasi yung taong gustong ma-experience yung perfect relationship na nararanasan din ng ibang tao. Yun bang kasama ko yung taong mahal ko mag-travel sa mga magagandang destinasyon? Yung maranasan man lang yung monthsary, anniversary, o kahit ano pang sari-sari na yan. Lalo na yung magsusuot ng magarbong tela ng dress para sa Valentine's Day. Tapos, sasamahan mo pa ng maayos na makeup. Ay, kagaganda mo talaga. Imagine, di ba? Ang ganda mo. Bagay sa'yo yung damit mong pula. Hindi halatang Valentine's Day, ha? Hirit ni Bidel na nagbigay na napakatamis ng ngiti sa akin. Siya nga pala yung taong naglakas loob na yayain ako sa araw na ito. Hindi ko alam kung anong trip niya. Pero nagpapasalamat pa rin ako sa kanya. Dahil kung hindi sa kanya, inususuklaman na naman ako ng araw na ito. Bahagya akong nahiya sa nasambit niya. Para kasing di ako komportable na sinasabihan ng maganda. Parang ang sariwa sa pandinig. Parang bago lahat sa akin. Thank you. O ito, flowers for you. Abot sa akin ng bouquet ng bulaklak. Mukhang mas gaganda ka pa lalo dahil dito ah. Tingnan mo, para ka ng beauty queen na nanalo sa postura mo. Giit pa niya. Baliw, ni-etchos mo naman ako eh. Alam mo, umupo na tayo at umpisa na natin ang dapat umpisahang kanin. Pambihira, hindi ko alam kung tama ba itong inaasal ko. Pagkain talaga. Parang gusto ko tuloy hugutin itong dila ko sa walang yang sinabi ko. Halata talagang bago lang ako makaranas ng ganito. Mariin siyang kumilos at inalalayan ako sa pagkakaupo sa upuan. Anyways, kami lang sa kwarto ng isang restaurant. Ang ganda ng pagkakaayos sa loob. Ang daming hugis ng puso. Mga nakakalat na petals na pulang bulaklat sa sahig. Mga ilaw na kahili-hili na sa mata. Yung table na ang daming chocolates, romantic candle, na kung ako lang ang masusunod, eh hihipan ko iyon para sa pasasalamat sa sandaling ito. Sa wakas, inaambunan ako ng swerte ngayong araw. At dagdag mo pa yung musika na talaga namang nakakadagdag ng sensasyon sa araw ng mga puso. Nagustuhan mo ba? Napansin siguro niya na kanina pa ako nagpapaikot-ikot ng tingin ko sa paligid. Oo naman, ang ganda. Ito yung best Valentine's Day na naranasan ko. Well, kasi ito lang naman yung naranasan ko ang best day ever sa tanan ng buhay ko. O siya, gusto mo na ba kumain? Order tayo. Paanyanya niya sa akin. Ikaw ang bahala. Kung ano lang yung gusto mo, yun na lang din yung order ko. Parang ang pabebe ko naman sa lagay na iyon. Tama ba ang sinabi ko? Haha. Seryoso ka? Baka mamaya di mo magustuhan. Naku! Okay lang. Ano ka ba? Pagputol ko sa sinabi niya. Tumango na lang siya sa akin. Bahagyan tumingin sa menu. At kalaunan ay tumawag na siya ng waiter para dun sa order namin. Hindi ko alam paano sisimulan yung pagpasalamat ko sa kanya. Para kasing nakakaramdam na ako lalo ng kaba. Parang mawawala ka unti yung pagkabugot o ay kinuha ko muna yung cellphone ko sa maliit kong bag. Mag-scroll muna ako sa social media account ko. At as usual, ang dami ko na namang nakitang post na surprise date ng mga friends ko sa account na yun. Nakaka-paranoid kasi ang sweet. Yung legit talang mag-jowa sila. Mga 10 minuto atang natahimik sa loob. 10 minuto din ako nakahawak lang sa cellphone ko. At 10 minuto din bago dumating yung in-order niyang pagkain para sa aming dalawa. Pagkakita ko sa pagkain, para akong nalumo. Hindi ako kumakain ng karne ng mga baboy. Pambihira. Okay ka lang? Pag-aalala sa akin ni Bidel. Paano ko kaya sasabihin sa kanya?
mukhang awkward naman. Sa lalang ko rin naman, kasi ako nagsabi na kung anong gusto niya, ayun din ang gusto ko. Wah! I can't! Ayoko naman na masira ang gabing ito. Oo naman. Wow! Pork Hawaiian. Favorite ko ito. Kunwaring manghamanga ako sa pagkaing nakahain. O siya, kain na. Ngumiti siya sa akin habang inalalayan ako sa paghain sa akin ng pagkain. Ang gentleman niya. Parang ang sarap niya magmahal. Pero alam niyo, sa totoo lang, wala kaming label. I just met him sa social media account ko. Tapos hanggang sa ang dami na naming napag-usapan, kaya ayun, nahantong sa ganitong imbitasyon. Pero sa mga pagpapalitan namin ng kwento, sa chat ay ramdam kong gusto niya ako at gustong gusto ko rin siya. Mabait kasi, tapos lagi may time akong i-chat. Tapos tingnan nyo, pinaghahanda pa ako ng ganito, diba? Hindi ba love ang tawag doon? Pinilit kong kainin yung nakahandang pagkain sa table at naisip kong sabihin sa kanya yung kanina ko pong gustong sabihin. Bidel, tumango siya. Thank you nga pala talaga sa imbitasyong ito. Nag-e-enjoy ako na makasama ka. At tungkol nga pala dun sa chat mong tanong sa akin kung pwede ka pang manligaw. Ano namang ibig sabihin nun? Tanong niya. Pinapayagan na nga pala kita. Mahigpit na yakap at malaking ngiti ang natanggap ko sa kanya. Sobrang tuwa niya ng gabing yon at masaya namin na pagdaos ang Valentine's Day. Ito na talaga ang pinakamasayang Valentine's Day na naranasan ko sa buong buhay ko. Yun lamang, salamat sa pakikinig.